Nagulantang ang Pangulo na si Ferdinand Cuting Jr. sa mga naging aksyon ng ilang mga heneral at mga tauhan ng militar. Ang mga pangyayari ay nagdulot ng matinding ngalingasingas sa buong bansa at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ayon sa ulat na tuklasan ni PBBM, ang ilang mga hindi kanais-nais na gawain ng mga opisyal ng militar na labag sa kaniyang mga polisiya at adhikain para sa bayan. Hindi siya nagdalawang isip na magsagawa ng masusing imbisigasyon upang malaman ang punot dulo ng mga insidente. Aniya, mahalaga ang integridad at disiplina sa hanay ng mga uniformadong kawani upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kanila. Sa kasalukuyan, nagpatawag ng Special Task Force si PBBM upang mag-imbisiga at yakin na mabibigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng maling gawain. Binibigyan diin ng Pangulo na walang sinuman gaano man kataas ang rang ang exempted sa batas at pananagutan. Patuloy nating tutukan ang kasong ito upang mabigyan ng pinakahuling balita at detalye. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ay, Socorro Mejia, magandang gabi ha. Magandang gabi. Biba may live si Captain. Yan na to. Biba. May live si Captain. Pa-shout out naman from Italy, Maria Socorro Mejia from Italy. Pain spaghetti. Joke. Oh, Maria Socorro. Mejia. Ha? Maria Socorro Mejia from Italy. Ingat kayo dyan. Ingat. Magandang gabi sa iyo, sister. Jeffrey Salum. Waiting po, Captain General, pabati na din po from KSA naman. Si Jeffrey Salum, KSA. Ingat kayo dyan. Lahat na po ata halos ng vlog nyo na panood ko na. Oh, de maganda, di ba? Marami ka natutunan. Oh, yung iba, ikwento mo, magkano ka, sabihin mo, i-plug mo ba, i-advertise mo. Oh, panoorin mo yung mga ganitong vlog. Yung ganito, huwag nyo na panoorin, nakaka-stress yan. Oh, yung dito, yung ganitong vlog, panoorin nyo. Yung mga highly recommended, yung ganun ba. Kulang pa nga yung kwento ko dyan eh, kasi ano eh, iba ano eh, top secret yun eh, di pa pwedeng i-share. Corazon Ostero, waving, thank you. Liz Danred, good morning po from Ohio. Ohio, yo. Liz Danred. Magandang gabi sa inyo. Juanito Cruz, gandang gabi. Okay, maraming salamat. Juanito Cruz, Ryan Balaguer, good PM, magandang gabi. Bobby, ito, Odtuhan. Good PM, Commander. Musta po? Imagine, Commander na, no? Para kami mga NPA, no? Commander. Dep, ano yun eh? Commander, kasi pagka nagtawagan kami ng ano, rangko. Ano eh? Giveaway. Maganda eh. Commander. Sabi ni Commander ganyan. Sino Commander ganun? Ano ba yun? Brigade Commander ba yun? O Company Commander? O Battalion Commander? Eh, panay Commander eh. O, di ba? Mahirap. Pero kung sabihin mo, General, Lieutenant General, ganyan-ganyan. Pucha, alam mo na, Area Commander yun. Mataas yun. Subject for assassination yun. O si Major General, alam mo, Division Commander. Si General, Brigade Commander. Si Colonel, Regiment, o kaya Lieutenant Colonel, Battalion Commander. Captain, Company Commander, mga ganun ba. Kaya nga, sabi ko, mas maganda, Commander na lang ang tawagan natin para hindi halata kung sino. Malula sila kung sino, kung anong posisyon. Pero na lang kung napasukan tayo ng mga makapili. But we have a way of finding out. Galaxy, good evening. Kamusta from Singapore? Galaxy, hello. Shout out, Galaxy. Corazon Ostero. Done like na po, Sir Dado. Maraming salamat, ha. Martek, ito. Good evening, sir. Maraming salamat.
ang tagapagmatyag. Good evening. Maraming salamat, Juanito Cruz. Good evening. Bus Bastaki. Good evening. Maraming salamat. Lloyd the Great. Malapit na pumalit ng totoong leader ng bansa. Sukran, Captain General. Oh, 30 days to go. Oh, yun yung problema. Yun yung ano natin, yun yung weakness natin. Alam ng kabila na 30 days hinog na. Oh, di ba? Kaya paano, question mark? Paano kung before the 30 days na mahinog, eh sungkitin nila. Mabubot bigla. Patay tayo. That's why I was blogging na kung ilalabas yung, kung meron talagang hawak na ebidensya, ilabas nyo na one time, big time, para tuloy-tuloy na to. Ngayon ang problema, yung question mark is, yung apat na taon. Baka apat na taon lang. Kasi 4 years or more, bigla, pumanik si ano, BP. I have nothing against BP. Idol ko nga yan eh. Love you, BP. Pero, ang ano doon is yung 10 years, yun yung handicap. Alam nila yun yung weakness. Alam na Malacanang, yun ang weakness. Binasa pa ni Digong yung constitution eh, referring to the succession eh. O, di talagang, di ba? Parang giveaway na yun yung 10 years. Kaya nga, June 30. So, anything na ilalabas, it has to be towards June 30 or a day or two before June 30. Labas lahat yan, makita ng tao, SOCMED, wala, hindi na, walang ano ha, Senate rin. Kasi, sa 22 pa magre-resume, July 22 pa magre-resume mga Senate. Tapos na, buto-buto. So, kung ang talagang, dahil sa hindi nalabas sa apat na Senate hearing yung ebidensya, ang mangyari, SOCMED na lang. Sa SOCMED. O, paano ngayon? O, di, pagka towards that, biglang magalit yung tao, yun ang hope. Mag-people power, yun ang hope. Yun yung iniisip natin. Pero paano kung mabubot bigla? Sungkitin bigla? Ano yung natitira nga na ano yung pwedeng gawin ng administration? Mag-martial law? Meron na nga parang creeping martial law ngayon eh. O kaya mag-state of war tayo? Ako, opinion ko, mas nandun tayo sa logical yung state of war. Kasi gusto ng US yun. Gusto ng allies yun. Kaya ba ganun yung mga indikasyon na ano, mga balibalita, etc., etc. Malalaman natin because it's 30 days. While we are waiting na mahinog si yung dapat mahinog ng June 30, yung kabila, yung Malacanang, nag-iisip din, uy, hinog na. Hinog na rin. Sa 28, o kaya sa 25, o kaya much earlier. Di natin alam. Kaya you wait and see kung ano. Kami, one step higher, one step kami na in advance, kung umabot man tayo dun sa state of war, at least naghahanda na tayo. Nagpe-prepare na. Parang di tayo mabulaga. Kasi lahat ng tao nakatutok, kung hindi sa kalahig, tuka, kung ano yung kakainin nila ngayon, kasi ang taas ang bilihin tsaka konting kita, nakapokus yung iba sa politika. Di ba? Isang bangayan. Nauna, alis dyan, di ba? Yung ganun ba? Bangag, etc. And in so doing, nakatutok sa politika na naka-angkor, di bale, malapit na, titiisin na lang namin. 30 days to go. Starting tomorrow, June 30. 30 days na lang ang hintay. Pero yung kabila, hindi 30 days ang hinihintay. Less than 30 days ang hinihintay. Kasi hindi nila papayagan na mailabas through SOCMED yung ebidensya. Because that will really ensure the downfall. Sipin yung makita mo yung picture mo, presidente ka ng Pilipinas, makita ng buong country, ng buong mundo, lahat ng allies mo, makita ni Biden, sumisingot ka ng droga, ng cocaine. Anong credibility meron matitira sa'yo? Kaya nga sinabi ko sa vlog eh, maganda si BP na usapin ng Amerikano, pero ito nga nag-iisip.
what will save him is a declaration of war. What will save it is an incident, whether planned or luckily nagkaroon ng incident, that magkakaroon ng usapan to invoke the Mutual Defense Treaty. And we are in deep shit pagka nangyari yon. Kami nila Metran at mga lahat ng lahat ng mga sumusuporta ninyong commander ng mga MUP na yung iba ayaw magpakilala pa. Because maingat sila. Kita nyo how in good hands you will be. Maingat eh, no? Ayaw nila, ayaw magpabasa, no? Pero kaya kami nagpo-forward, kaya namin gusto ma-form itong guerrilla force natin just to ensure the safety natin, our families, yung survival natin, ng communities natin. Because pagka nagkaroon talaga ng state of war, you can just imagine yung nandito na, question mark, kung nandito na yung 1 million, militia yun, di pa yung regular army, anong gagawin natin? Nakatutuklat sa mga bases, mga kampo. Anong gagawin natin? The armed forces will be so busy. Quiet. Ingay nyo. Ingay, didinig nyo. Sorry ah. The armed forces will be so busy defending their camp because it will be under siege. Paano tayo? Buti na lang may Filipino guerrilla forces. Yung mag-volunteer, tumawag kayo sa mga nakabigay na phone number. And from there on, we will know how we go about it. magpapatesting ako ng sniper scope General Metran, Commander Metran. Papatesting ako. Tapos pati drone. Order ako online. Tapos gusto kong patesting. Pakalas mo. Yun, pagka nakita tayo, dadaling ko, no? Para from there, gusto kong malaman kung pwede nating gamitin siya. Una, pang recon. Isa, yung kamikaze, no? Kung paano mo lalagyan ng ano, ng ordnance, no? One port lang pwede na, TNT, mga ganun ba? And then how to detonate it upon contact, ibig sabihin one way. Maganda yung hover then drop para babalik yung drone sa atin. Kasi scarce nga yung ano eh. So if you are able to solve that, dapat bawat barangay meron. Bawat province meron. And, it will only cost around 2,000-3,000 pero ano, depende yung mga gandang klase na sa mas mahal. So evaluate. In order ako parating na eh. Just to show you how serious we are, no? Na no, pati mga bino, yung mga ganun ba. And if we can order, if it can be ordered sa online, we will order it. And yung sniper ko, mahalaga para we engage the enemy away. 200, 400, 500, 800 meters. Depende sa baril na hawak. At may nagtanong, mga babae, paano yung babae? Oh, okay kayo sniper, mga babae? Okay lang mga babae, sniper. Kundi kaya, kayo yung mga intel. Kundi kaya, kayo yung mga ano, mga partisan, no? Mga UG, mga underground, na harap-harap kayo sa kalaban. Ah, hello. Hello. Pa-sexy. Litaw cleavage kuno, no? Hindi, yung mga, dapat rekrutin natin yung mga ano, no? Yung mga nasa club, no? Yung mga nasa club. di naman kayo maguhubo. Yung mag-ano lang kayo para kayong mamasid-masin. Mga dos-dos. Ay nako, how do you... War is messy, no? Kakainis. War is messy. Inisip ko nga yung mga bata eh. How do you... We're not really that prepared. Mga LGU natin, pinabayaan. So, depends, dapat gano'n ang pinag-aanohan ninyo eh. Depends. Hindi lang yung nakatuto kayo sa West Philippine Sea. Alam nyo ba yung West Philippine Sea, parang ano lang yan? Parang throw-up. Mga gulo-gulo sila dyan, threaten, ayan na kami, wag yan, yung Scarborough, hindi, yung Ayungin, ha? Bawal resupply, water cannon, gano'n. Ano, isipin nyo kaya, hindi kaya throw-off lang yan, hindi kaya just to keep our
vision, glued sa West Philippine Sea, yun lang. Samantalang gumikilos na sila dito sa ilalim, sa Mindanao sila, nasa Visayas, nasa buong Luzon. Meron nga sa Batangas, meron Cavite, di ba? Hindi kaya, paano nangyari doon? Ang dami ngayong inchik dito sa atin. No? Baka nga, smokescreen lang ang West Philippine Sea. Think about it, no? Bakit biglang dumami ang inchik dito? Bakit ang daming pogo? Bakit ang daming ano? Pinabayaan? Kasi ang daming kurakot eh, no? And then, here we are. Maiwan tayo dito. And we'll clean up the mess. Di ba? Okay lang sa akin. We clean up the mess talaga. Sagat-sagaran yan. Sagat-sagaran na. Walang kurakot, walang ano. Yung sistemang bulok. Binaboy nyo kami. Hindi kami makakatulog na mahimbing eh. Knowing yung Pilipinas eh, nababoy eh. Kayong mga politiko, binaboy nyo kami. Kaya mga MUP, this is a step forward. Yung depensa natin, pamilya natin, depensa natin yung mga komunidad, walang mali doon. Guerrilla nga tayo eh. No? Ma-activate tayo pagka nagkatotoong merong gera. Pero habang walang gera, we're preparing for war and we are neutral. We do not want war. Ayaw namin ng gera because alam namin how messy ang gera. Yun lang. Kay Nakamo. Good evening, Captain Dado. Mara watching from Saitama, Japan. Okay, ah. Kay Nakamo. Hello, Japan. Oh, delikado rin ang Japan, di ba? Baka mapagera rin ang Japan eh. Ang nakakatakot sa Japan, hindi kagaya sa atin eh. Yung Japan, serious. Pag sinabi niya, sinabi niya. Yung ganun, hindi kagaya sa Pilipino. Magsasalitang ganyan yung isa, magsasalita yung isa ng iba. Politiko, magsasalita. DFA, magsasalita. Wala eh. Walang isang kumpas ang Pilipino. Tsaka walang isang salita. Tapos hindi mo ba pagkatiwala yung sinasabi? Ewan, ang ano natin. Mali yung foreign, yung policy natin. Mali. So sabihin mo, we will not lose an inch of territory. Ano nangyari dun sa ano? Scarborough. Ba't nandun yung inchik, hindi tayo makapasok? Oh, we will not lose an inch of territory. Oh, eh tapos, hindi pwede yung nag-escalate. Oh, pero wag nyo iwa-water cannon, ha? Kasi escalation yan. Takot na takot tayong gumante. At sila naman nauna, hindi tayo. Ang magsasalita yung mga Senate. Oo, namin. Nakita namin. Mali yung ginagawa ng China, etc. O, nasaan yung budget? Panay kay salita sa Senado eh. Nasaan yung budget ng armed forces? Bigyan nyo ng 1 trillion every year. Mag-aasa kayo sa 150,000. Isang dali lang yan, ubos. Ipapasok nyo ng gera, ubos yan. O paano? Paano yung pamilya nila? O yung armed forces, yung pamilya ninyo, ililink up nyo lang sa amin. Doon sa mga commander, ganun lang yan. Mga commander namin, kung saan yung area nyo. Para safety yung pamilya nyo. So you can fight without any cloud of doubt na in harm's way yung pamilya nyo. I-endorse nyo sa amin yung mga pamilya ninyo, AAP, para makalaban kayo ng tama. Pagka pumutok to, the moment na may declaration, automatic yan. Kung di kaya, magkano kayo ng last ano, push button kung kailan talaga yung action plan ba. Na ano, para masipin pamilya nyo. Or, sa inyo yun, kung paano. Gulo-gulo na eh, ganun ang mangyari dyan. Hindi tayo handa. Basta ki, magandang gabi, Lloyd the Great, malapit na pumalit ng totoong leader. Nasabi ko na, sorry ah. D.Y. Lingayen, Rabbit Racing, maganda, correct. Maganda rabbit. At saka yung ano, pugo. Kung may net lang paikot eh, pero naghuhukay kasi sa ilalim. Kailangan mo doon sa rabbit may mga damo-damo, tsaka kamote para double ano, double purpose. Pagkain ng rabbit, pagkain ng tao yung ugat. Ngayon kung dadaga rin. So yun. Sabi ko nga ano eh, perimeter dragon fruit eh. Sa tinik na eh. Tinik tapos namumunga. Pero yung tinik nun, masakit yung tinik nun.
mamaga yung ano mo, yung kung saan ka natusok. At saka tubo lang siya to. Pagka pinuputol-putol mo, sanga siya kagad eh. And then before you know it, ang taas na ng bakod. Kahit hindi, walang baging, walang poste, nandyan lang siya, nakakalat. It will find a way. Kundi kaya, tutusukan nyo lang ng ano, kakawate. Kakawate. So, mabubuhay yung kakawate, yung Madrid de Cacao. Kakawate, and then gagapang doon yung dragon fruit. Oh, yun na. May poste na siya. okay, kawayan. Pwedeng kawayan. Para lang makagapang yung ano, makapanik. Maraming paraan. Kaya maganda niya, decentralized, para kanya-kanyang isip, and then pagka naikot namin, makita namin, and then mabibideo namin, ilalive namin eh, no? Pero siyempre, with Intel discipline, eh, mabibideo yung kampo eh. So kung ano yung gusto lang namin pakita, yun lang, para ano, appreciation ng lahat. So yung ipapublish na ano sa sariling channel natin, gumawa na akong channel eh. Filipino Guerrilla Forces, no? Umaong channel, alternative channel, para lahat doon ko ipapasok yung ano, update, ano, para alternative channel ko na rin. Just in case na maganon yung aking channel. Sir, tulog pa rin, sabi ni London Channel. Hello, London Channel. Sir, tulog pa rin. Ba si Inday Sara na nangyayari ngayon? Ewan niya, hindi natin alam. Oh, tignan natin, June 30. Tignan natin. Maria Socorro Mejia, naka-like na po. Maraming salamat, Maria Socorro. Thank you, ha. Sa mga nagpapadala, maraming salamat, ha. Maraming salamat sa inyo, yung papakulay. D.Y. Lingayen, canned goods are not good if eating them for a long time. Yes, but hindi na mapili. Isa mix eh, kung sa bundo ka, okay lang. Kung nasa lowland ka, no choice ka. Unless na magkaroon kayo ng mga ano, yung sako na may lupa o plastic container na may lupa, lagyan nyo, makapagtanim kayo. Okay, yung mga binibitin sa galvanized wire, yung 2 inches ba yun, by 2 inch, yung square-square, ginagawang pang-puting, no, pang-mating, no, na binubusan ng simento, kaya itatayin ganyan, tapos ipitin ba, may styro, ano ba, ferro cement, no, pang ano siya. Yun, pagkatayong ganyan, may frame na angle bar, tapos nun, sabitan nyo ng mga ganon-ganon, yung paso na may lupa, tapos nun, lagyan nyo, yung mga 21 days, 30 days na ano, nagulay, lettuce, pechay, yung ganon ba, mustasa, kahit sibuyas pwede. So, yun. Malaga pa rin gulay. Pero pagka, ano na, survival, kahit damo nga, okay lang. Yung canned goods is no choice eh. No? Hindi ka na pwedeng, ano, kung gusto nyo, meron kayong taniman, magtanim kayo. Magka free-range chicken kayo. Ang sa akin, it is from a city dweller, yun yung akin. No, you can always do what you want na pagkain. Ang iniiwasan ko kasi pagka ako nakaangkla ko, paano ko ba sabihin? Kung nakaangkla lang ako sa free range chicken o gulay sa labas, anong isipin nyo, anong gagawin nyo pagka nagkaroon ng nuclear fallout? Contaminated yung tanim nyo lahat, contaminated yung tubig ninyo, and then kakain kayo radioactive, it's a slow, painful death. You'd rather kill yourself, pero paano patay sarili mo? You won't have the courage naman na patay mo sarili mo. Paano yung pamilya mo? So, lahat kayo contaminated. That's why I would ituturo nga namin sa akin, no? From my point of view, from my schooling. Yung free-range chicken, may mga nakikinig, mga commander. Okay ang free-range chicken. Okay.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!